Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comment, shares, lahat ng yan. Okay? May iba pa po tayong channel, ano po, nandyan po sa description box, paki-check na lang. And for personal reading, nandyan din po sa description box. Open po ang aking friend, Jean Clemente Palmes, for personal reading. Okay, so let's start your reading for our water sign. Kapalaran sa pag-ibig, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Shuffle ko lang po ng kaunti pa itong cards. Sana makuha ko yung energy nyo. Kung hindi ko makukuha, okay lang po. Meron pa tayong next time. Okay, start na po natin ang reading for water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, kapalaran sa pag-ibig. Kunin natin yung main energy mo. Okay, your main energy is the Queen of Pentacles. Clarify natin yan. Okay, may tatlong cards na lumabas. Bottom of the deck is the Queen of Cups. The Seven of Pentacles is here, the Ace of Swords is here, at saka isa pa ang Seven of Cups. Okay, so ang dami mong gustong mangyari ngayon, ang dami mong goals, dreams, and I feel like you're already a stable kind of person. Okay, nakukuha natin yung stability sa'yo, napakaganda ng mga kung naman ginagawa mo ngayon, nagiging okay, especially may kinalaman sa finances. Sana kukuha natin, gusto mo may mangyaring bago sa'yo, kaya lang parang hindi mo naman ginagawa. Or hindi mo, wala kang ginagawa regarding dito. Yung iba, you want love life, ganyan. If you're single, pero wala kang magginagawa, no? Hindi ka nakikipag-flirt, hindi ka nakikipag-connect. For some of you, pwedeng may kinalaman sa goals mo, career, business for some of you. Pero, again, hindi natin nakikitaan na ginagawa mo ng actions. More on, nasa isip mo ito. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, pero wala kang nagiging actions pa dito. Okay, bottom of the deck is the Queen of Cups. Maaaring meron ka mga bagay na hinihintay pa muna, no, bago gawin itong mga ito. Or for some of you, you keep on dreaming pa for now. Ibig sabihin, pwedeng gusto ko ng ganito, ganyan. Maybe ayaw mong simulan yung isang bagay na hindi ka pa completely ready. Okay? So, sino naman itong kakonect mo? Kunin natin yung kanyang energy. We do have here the Five of Pentacles, the Knight of Cups, and then the Eight of Pentacles. Yung iba sa inyo, hindi ito love. Okay? Hindi ito love. Pwede may kinalaman sa taong kakilala mo or person na malapit sa'yo. Okay? Or yung iba naman, if this is regarding love, kung ikaw ay may kakonek, kasi yung iba walang kakonek, ano? Gusto lang nila magkaroon ng kakonek pero wala silang ginagawa para magkaroon ng kakonek. Like flirting, dating, walang ganon. You might be single. Pero para doon sa iba, pwedeng may kakonek. And then, pwedeng ito yung person mo. Or kung wala kang kakonek, this could be someone na kakilala mo. Nakikita na natin itong taong to na nagkakaroon ng problema sa pera. Nagkakaroon siya ng stress. Dahil maaaring with the Eight of Pentacles, kahit anong pagod ang ginagawa niya, walang nangyayari dito sa mga pinaghihirapan niya.
Okay? With the Knight of Cups, nakikita natin yung alam mo itong person na ito, may ugali kasi siya na gusto niya as receive lang ng receive. You know? Yung parang kung kaya mong tumulong, sige, tulungan mo ko, salamat. And then, after nun, sa halip na magbigay siya ng something or kahit pa paano yung itinulong mo, kung halimbawa ito ay pera, sa halip na paluguin niya ito, hindi rin niya ginagawa. Okay? Yung iba kasi may kinalaman ito sa kanilang pautang or pagtulong na may kinalaman sa pera. Yung alam mo yung kahit hindi nabayaran, basta eto na, parang ganun. Kasi may energy ka na ikaw ay masyadong mapagmahal, kaya ibinibigay mo yung mga kaya mong itulong dito sa mga taong ito. If this is someone na kakonek mo, nakikitaan natin na ganun din, ano? Medyo nahihirapan siya pagdating sa pera, nahihirapan siya kasi hindi niya alam kung paano gagamitin ng maayos itong mga bagay na ito. Okay, so ang tendency, work siya ng work, trabaho siya ng trabaho, walang nangyayari. Okay, on the other hand, ikaw naman, sa halip na maibigay, gawaan mo ng paraan kung ano man itong usaping financial na ito, ay hindi mo rin naman magawa kasi hindi mo na, rin naman alam kung paano sisimulan. So, yung iba sa inyo, sa halip na simulan mo yung gusto mong gawin, eh sige, ibibigay ko na lang dito sa person na ito. Itutulong ko na lang sa iba. That's your energy. Okay? So, ngayon, yung person mo, dahil dyan, nagkakaroon siya ng mga problema. Nagkakaroon siya ng mga iniisip na with the shadow side, parang ang hirap ng buhay para sa kanya. Kasi, ganun nga siyang klase mag-isip. Yung iba, sa halip na ipunin, yan, pwedeng yung pera niya. Pag nagkakaroon siya ng finances, inilalagay niya sa pwedeng sa luho. Ganun yung energy ng person na ito. And malaki yung pagkakaiba niyo ng person mo pagdating sa ganung klaseng pag-iisip. Ano? So, alamin natin kung ano ang mga nasa isipan ng person na ito at isipan mo regarding your connection. Let me just fix the cards. Ayan. Okay, so ano ang nasa isipan mo regarding your person? Yeah, this is you with the Seven of Wands. Bigay lang ng bigay. Ang nasa isip mo, hindi bali na kahit hirap na hirap ka na magbigay minsan, ibinibigay mo pa rin. Minsan kahit last mo na, yung iba last money, ganyan, or ito na lang yung kaya ko, ito na lang kaya ko, ibibigay ko na lang din dahil kailangan nila eh. And maaaring napapagod ka na minsan, nahihirapan ka na rin sa nagiging sitwasyon itong person mo, pero wala ka naman magawa. Pwedeng nagkakaroon lang ng sagutan sa inyong dalawa ng person na ito, or nagkakaroon ka lang ng sama ng loob with the Five of Swords and the Shadow Side. Okay? Kasi wala ka magawa eh. Hindi rin naman pwedeng pabayaan mo itong taong to. Ngayon, nakikita natin, ibinibigay mo pa rin kung anong kaya mong ibigay sa kanya. So, how about your person? Ano nasa isip niya? We do have here the moon. Ka-clarify ko lang, what's with the moon? Okay. Bottom of the deck is the Four of Pentacles. You're dealing with a person na medyo, you know, medyo makasarili, ano, with the Four of Pentacles. Walang inisip kundi ang sarili niya, and also at the same time, pwedeng nandito siya sa tinatry niya mag-ipon, kaya lang paano siya makakaipon, ano? Ang dami niya lagi nagiging plano or isip na paggagastusan itong mga pera na ito. And then nasa isip ng person mo, alam mo itong person mo hindi nagsasabi ng totoo. Okay, meron siya mga isinisikreto. Meron siya mga nililihim. Lalo na with the Seven of Swords. This is a person na medyo mahirap pagkatiwalaan.
pwedeng may kinalaman niya sa mga way ng mga sinasabi niya or mga words na sinasabi niya sa iyo. Na ito ay mga salita pero walang katotohanan. Sabaw, kumbaga. Dahil masabi lang niya yun. Masabi, parang ganun. And ano ang emotions mo for your person and ano ang emotions niya para sa iyo. Start tayo sa emotion mo. Yeah, we do have here the Two of Cups and the World. So, how about your person? Ano ang emotion niya para sa'yo? We do have here the Six of Pentacles and then the Ace of Pentacles. Okay, pagdating sa emotions mo, pagdating sa person mo, nakikita natin kung gaano kaka-committed eh. Kumbaga, kung may commitment kayo nitong person na ito, ibinibigay mo yung best mo, pero at the same time, meron ka na rin pang i-stalk or pagtingin na ginagawa dito sa person na ito, pwedeng nag-i-spy or iniisip mong mabuti. Or pwedeng, yung iba, you might be this this person na magaling talaga mag-spy, mag-stalk, ano? Ano kayang ginagawa nito person na ito, ganito, ganyan? For some of you, kung may commitment ka with this person, you love the person. Okay? Kung ito naman ay walang love-related, ano, could be a friend or family, nakikita natin, dahil kasi pamilya mo siya, kaibigan mo siya, so parang, okay, kung ano yung dapat maging feelings ng isang kaibigan sa isang kaibigan, yun nga, yun nandun yung pag-aalala, nandun yung kailangan bigyan mo siya ng tulong, ganun ang ginagawa mo. And kung family naman ito, parang ganun na rin, dahil pamilya tayo, sige, ibibigay ko na rin yung best na kaya ko ibigay sa'yo. With the World, nakikita natin na nagiging open ang kamay mo pagdating sa taong ito. Ngayon, yung person mo naman with the Six of Pentacles, nakikita naman natin talaga, no, pagdating sa finances, pera na nare-receive niya mula sa'yo. Okay, if this is a family or a friend, more on money ang nakikita natin, ano, ibinibigay niya lang rin naman yon doon sa talagang dapat pagbigyan or paglagyan. Halimbawa, ito ay para sa pangangailangan ng pamilya, doon lang din naman ibinibigay or inilalagay yon. Okay, hindi ko naman nakikitang iniaak saya. Okay? Yun nga lang, yun pagdating sa mga bagay na binibigay mo, sa perang ibinibigay mo, doon niya inilalagay sa importante. Ngayon, pagdating naman sa luho, yun na, pera naman na niya yun. Halimbawa, kinitang pera niya, ay yun naman ang inilalagay niya sa luho. Ngayon, pag nangailangan na naman siya, wala na naman, tatawag na naman siya sa'yo. That's your person's energy. Okay? So, hindi natin nakikita, pinuputol niya yung connection niya sa'yo, of course, dahil importante ka sa kanya, dahil yun nga, nakakatulong ka. That's the energy. So, kung may relasyon naman kayo or connection kayo nitong person na ito, I feel like masaya siya sa kung ano man ang meron sa inyo. And with the Ace of Pentacles, nakukuha natin na maraming gusto itong person na ito. Yeah, more on material things. Okay, more on material things. Okay. So, what will happen in the near future for the both of you? We do have here the Temperance. Ayan na, no? Natatawa ako kasi yung iba talaga, more on money related ito. Ito na, in the near future, nakikita ko naghihintay ka. Kasi bakit? With the Knight of Pentacles, meron kang pinanghahawakan na words ng person na ito, na mga yung iba sa inyo, pwede may kasulatan kayo or what, pero yung iba salita lang, ano, pwedeng pinanghahawakan mo ito, mga sinabi ng person na ito regarding dito sa perang binigay mo sa kanya. I feel like this is really pautang. I don't know, but for some of you, pwedeng ito ay very specific reading na may kinalaman sa, kaya ka lang nanonood, naiinip ka, pero ang talaga nasa isip mo is yung person na may utang sa iyo. That's the energy, and I don't know why. Hindi ko naman pwede talagang pilitin na gawing love reading kung hindi naman talaga love reading ito para sa iba. Now, para naman doon sa iba, nakikita natin ang
Ito na ho, with the Knight of Swords, this is someone na lumalayo, umiiwas pagdating dyan sa mga bagay na iniintay mo. Pero hindi ko naman nakikita nangungulit ka pagdating sa bagay na yan. And with the Ten of Pentacles, good thing about this is that nagiging maganda ang finances ng person na ito in the near future. So, okay, uiiwas man siya kasi talagang maaaring hindi pa niya nakukuha or nare-receive ko ano yung mga bagay na ito na ibabalik niya sa'yo, which is money. And nakikita natin, iiwas muna siya. Pero, nakikita natin, nagiging better yung finances niya. Ayun nga lang ang problema. Kasi kahit gumanda yung finances niya, hindi natin nakikita ang ibinabalik niya sa'yo kung hindi dapat niya ibalik sa'yo. Kasi maaaring nasanay siya na ikaw ay may ganitong puso, maiintindihan mo naman, ganyan. So, ang nasa isip ng person is that, okay lang, kahit hindi na may balik. Kasi nandun pa rin naman yung pakikisama, nandun pa rin naman na pagkailangan mo siya, nandyan siya, pero hindi nga lang pagdating sa pera. Ngayon, pagdating naman sa love, okay, pagdating sa love reading, we do have here the Justice card and the Ace of Wands. Itong love na ito may kinalaman sa mag-asawa, someone who is already in a relationship. Okay? Nakakita tayo dito ng mga pagpaplano. Pwede yung pagpaplanong pag-alis, pagpaplanong pagta-travel. Yeah. In the near future. Yun yung nakikita natin. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo, no? And, of course, hopefully maintindihan ninyo, this is a love reading pero papalitan ko yung title na sa halip ng mga hearts ang ilalagay ko sa ating title. Dahil more on money ang nakita natin dito. Ilalagay na lang natin doon ang general ano, money na lang. So, thank you for watching, guys. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all, guys. And again, hopefully subscribe to our channel, ano. I love you all and bye-bye.